goodness! Dahil mapapanood na ang highly anticipated na Kapuso live-action adaptation series na Voltes 5 Legacy sa Kapuso Network. Yes, para kay Miguel Tanfelix, nagaganap nilang si Steve Armstrong, isa ito sa pinakamalaking break sa kanyang career. Ang kanyang mga paghahanda para sa role, alamin natin sa unang chika ni Nelson Canlas. Matapos ang pasabog na Voltes 5 Legacy The Cinematic Experience na nagpahiyaw sa mga manonood sa iba't ibang sinihan. Ang inaabangang live-action adaptation ng Mega Robot, ilang araw na lang mapapanood na sa inyong mga telebisyon. Ang bida nitong si Sparkle Star Miguel Tanfelix, ready na raw ipakilala ang kanyang karakter. Let's engage! Come in! Ang marksman, motocross champ, ace pilot, at kuya ni na Big Bert at Little John na si Steve Armstrong. Very mapagmahal siyang tao, pero reserved din siya. Dahil leader siya, kailangan niya maging matigas dahil siya yung tumatay yung parents sa dalawang niyang kapatid. Mahirap yung buhay ni Steve, pero kailangan niya magpakatatag dahil tinitingala siya ng maraming tao. Doon sa mga sinabi mo, ano yung similarity ninyong dalawa? Marami-rami. Unang-una sa isip ko is, kung meron gusto si Steve, kukunin niya. Ganun din si Miguel. Mm-hmm. If meron akong gusto, pag-aaralan ko yung bagay na yon, then gagawin ko kung anong kailangan kong gawin, no matter what. Mula sa iba't ibang tumatak na karakter na una niyang ginampanan sa Kapuso Network, itinuturing daw ni Miguel na isa ang Voltes 5 Legacy sa pinakamalaking break sa kanyang career. Kaya't inaral daw niya talaga ang karakter ni Steve, hindi lang sa panonood ng anime version nito. Yung pinaka-importanteng way para mas makilala mo yung karakter mo is gawin mo kung anong ginagawa niya. So si Steve nagmamotor, nag-training ako magmotor. Nag-training ka ng gano'n? Nag-training ako magmotor, nag-training ako yung firing. Mahirap? Mahirap sa una. Kasi syempre, takot ka pa nun eh. Naramdaman ko kung paano magmaneho ng mabilis sa motor, kung paano humawak ng barrel. And meron akong inspiration, sobrang laking inspiration sa akin to na film para mapag-aralan ko si Steve Armstrong. Top Gun. Oh, Tom Cruise. Si Maverick. Mm-mm. Feeling ko siya yung pinaka malapit sa karakter ni Steve Armstrong. And speaking of inspiration, isa sa pinakamagandang bagay raw ang makilala niya si Isabel Ortega sa set ng serye. Totally unexpected, pero maganda raw ang idinulot ng closeness nila. Pandemic, lock-in kami. Mm-hmm. Medyo marami-rami na rin kami pinagsamahan. Mas may time na makilala niyo yung isa't isa. And even hindi kami nagtataping. Punta ako sa kanya. Punta ako. Mm-hmm. Dalawin ko siya. Mm-hmm. Sa mga eksklusibong behind the scenes na nahawakan ng GMA Integrated News, kitang-kita ang kulita ni na Miguel at Isabel sa set. Mas inspired ka ba? Definitely. Mm-hmm. Kung i-describe ko si Isabel, ano siya eh, matinong babae. So, di ba? Bonus na lang yung maganda. Oo, bonus na lang yun. Matalino, mabait, diba? Mapagbigay. Educated. Mahinahon. Dalagang Pilipina. So, ang kabuuang panayam kay Miguel, mapapanood sa online pages ng Kapuso Network. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.